lamang sa isang role, kundi pati na rin sa Rome role na sumisikat na rin yung Rome. Grabe naman kasi, parang atlas ka na hindi mo nakikita. Yeah. Pati ba Guinevere, sa brain nang galing yun una? Yung Guinevere, marami na, nung MPLA yun eh. Yung MPLA siya, naging sikat. Marami na actually gumagamit tong time na yun. And mahirap din itelegraph kung saan siya una galing. Kasi literal pagkatapos sa mga playoffs, dun yung unang tournament na yun, dun lang lumabas talaga yung Guinevere pick. But now, we are in game number 3. First game 3 of M5 World Championships, and I feel like you really have to target ban at this point for both sides. TOB, they're still going with the Arlet ban, but this time around, wala na yung Faramis. So, nandun na yung first target ban on their side. And this Volt, kailangan din nila tignan talaga yung hero pool ni Melo. Kasi I have to say, For two games straight, Melo has been a phenomenal player. And by the way, quick fun fact lang. Ano? Dati naging sub si Melo ng Tavali ata, I think. Oy. Pero he wasn't actually even a player at that time. Fan daw siya. Fan. Fan daw siya ng mga player. And eventually, na-incorporate siya sa mga laro, na-incorporate siya sa team, and now he's playing for M5. Grabe, no? May mga ganong klaseng storya na nakaka-inspire talaga. Regardless of where you come from, regardless kung fan ka o isa kang tagasunod lamang, tagasubaybay, may chance pa rin na makalaro in the world stage as long as ilagay mo yung buong puso mo. Imagine sa laro. Mo, fan niya dati sila. Fan siya dati ni Hoon, ni Lazia, nila Boba Zay, nila best player. Ngayon kakampina niya, binuhat pa niya. Yan ang goals. 'Di ba? Sabi nga nila, do not meet your heroes, gawin mong kakampi. Oh, tapos buhatin mo. Ayan. Tapos makakita tayo ng Bruno ban mula sa side ng TOB. Ayaw nilang ipa-first pick sa Deus Vault. Target bans talaga. Ito target bans coming out from TOB. So this time around, it's a different ball game for Deus Vault. Guinevere still open, however, very very flexible still. Pwedeng jungle, pwedeng roam. Pwede rin i-flex sa XP, pero may Mathilda rin kasi, si Super Shark. So you might consider getting the Mathilda here and allowing TOB to get the Guinevere kasi hindi rin naman ganun kaganda yung track record ng TOB actually with the Guinevere. Sobrang ano, no, counterintuitive sa nangyari ng wildcard. Guinevere was at a 91% win rate, pero right now hindi masyado maganda. And I do agree na mas maganda kunin yung Mathilda kasi Super Shark's performance nung game number 2 with the Mathilda was one of the main factors ng patanalo ng TOB. Yun yung Mathilda na yun, no? Mukhang hindi nilang kukunin dahil Valentina ang magiging first pick dito ng Deus Vault. At kapag nararamdaman ko ang yanig ng iyong paa midnight, may nararamdaman akong masama. Ano ba ang pakiramdam mo dito sa iyong Valentina pick? Yung Deus Vault, parang tinitignan nila dito yung hero pool ni Hoon. Kasi honestly, out of everyone on the side of TOB, si Hoon ang pinakamaliit ang hero pool. I mean, it's still very wide. Pero maliit ang kanyang hero pool in terms of wala na yung Faramis, wala yung Valentina, pero may Lilia kasi. And ngayon, makukuha pa ni Zia yung 1-1. Wow. May damage naman na potential pickups ang Deus Vault. Pero ang question ko kasi dito is, ngayon kita mo na yung Valentina, will you be tempted to go again for a Fanny sa third pick? O nga, no, mapapatanong ka. Sa Guinevere. Mukhang Guinevere plus the 1-1. I would say na right now hindi ko pa makita kung ano talaga ang complete na plano dito ng the Ohio Brothers. Di pa naman na natin nakikita yung clear direction. Yeah. And for the side of Deus Vault, maybe we could see a bigger picture kasi dalawang hero ang kailangan nilang kunin dito. Yeah. And usually ko nung ipares dito sa Valentina, ito yung tinatawag nating Valentina plus 1, no? Ano kaya ang lalabas dito? I think pwede rito yung Edith, pwede yung Uranus, okay lang din naman yung sa marksman role, okay lang din yung Brody tsaka Irithel. And ang problem mo lang with Brody is mga force kapag purify. Irithel, not so much kasi ang hirap hulihin ng Ducati. Yung Ducati. Ang hirap hulihin ng Ducati. I mean, mahirap hulihin si Irithel by nature kasi mabilis talaga maglakad. So, they're still going with the back siya. Okay? Medyo sustainable naman in the front line. And they did go with the Brody. So, most likely baka mapapurify si Brody ito. But the back siya does make sense kasi kaya niyang harapan yung 1-1. Also, not susceptible to dying versus the Guinevere. Kahit i-jungle or i-roam Guinevere man, di ganun kalaki problema for the jungler of Deus Vault. Ngayon, looking at this, funny ba rin yung parang pinakamalaking threat, although may second skill si Brody dito na may Ministan. Pero they're going back with Melo Strizla. Again, very hot commodity for TOB. Very successful win rate as well for the guy. Actually, ito ata most played hero ni Melo in NACT. Ito yung naaamoy na niya kapag nagdidikit-dikit yung mga kalaban niya. Yes. Nakikita na niya yung future, ay magdidikit-dikit to. Mag-flicker penalty zone ako dito para Pogi. Pero bukod sa Pogi. Teka, nagba ng Ufra. Ito yung clue na eh. Parang kung isa kang detective, papunta ka na sa letter F. Lumabas na ang letter ng F. Hindi lang letter F. Letter L. Ano yun?
Lancelot. Ay, oo nga. Out of, sa NACT, out of 10 games, I believe, 100% win rate yung Lancelot ni Best Player 1. Grabe, sa totoo lang, 100% win rate din sila sa playoffs eh. 8-0 ang TOB in the NACT playoffs. Pero Novaria nga, as you said, ang tatanggalin ng Devo. Iniipit si Hun. Iniipit yung hero pool ni Hun. May Lilia pa naman daw. Ano Trinity ng mid lane? Okay, may bagong Trinity eh. May Paramace, Novaria, tsaka Valentina. Sa ngayon, no, Valentina, Novaria natanggal na rin. Pag tinanggal pa nila siguro yung Paramace dito as their final ban, parang sinasabi nila, Hun! Ay, tinanggal na sila mismo. Naku! May tatlong heroes pa naman si Hun. Meron pa siyang Lilia, meron pa siyang Eve, and meron pa siyang Katita. Oo. Pero parang mahirap kasi. Yung Lilia maganda kasi at least di mo kailangan isipin yung Valentina matchup. Even though bibigyan mo ng libreng black shoes yung Valentina. No? Pero yes, mas malala kasi pag binigay mo yung real world manipulation. Uh-huh. Kadita okay lang din kasi you have an ability to snipe as well via the marksman. And hindi rin ganun kasama yung Kadita-Valentina matchup. Kaso sa meta kasi ngayon medyo walang silbi yung Kadita. Literal na ano ka lang, parang ang assassin na mage. Tapos nung sinabi mo na lumabas na ang letrang L, parang lumabas na rin ang letrang A at E nung pinan nila ang isang Fovius. Grabe naman tong Deus Bolt. Ayaw palaruin si Hun. Ayaw na talaga. Ano na lang ba ang natitira? May Eve as you said, may Farsa din. Kadita, I mean, Farsa is okay pero may back siya kasi. And most likely baka lumabas dito yung Khalid from Deus Bolt. Pero okay, Matilda. Matilda, plus 4, plus 5 or Guinevere Jungle. Last pick atan nila si Hun. May playing room dito ang TOB kaso I don't really like the angle that they're going with kasi most likely baka maging Guinevere jungle to. Again, di ganun kaganda yung track record nila with the Guinevere. And Deus Vault, they have another potential answer dito for the 1-1. Again, yung Khalid open. May Uranus din for their XP. And also yung Roam na sagot, Minotaur is still viable. And again, no, the last two picks for the side of Deus Vault from Coach Fly Solo na sadly nagkaroon pala ng aksidente before pero nakapag-recover na at nakabalik na rin dito. So saludo talaga dito sa ating kababayan is Coach Fly Solo. Ano kaya ang kanyang magiging last two picks for this time around? Ang daming open eh. Oh, i-edit niya. Winning matchup. Winning matchup versus Trisla. Diggy! Grabe! Tanggal Mark. Oo. And counter kick Guinevere. 2-in-1. Tinalo pa. Grabe si Pesolo. Ay, hindi pala tinalo ang 3-in-1. Pag 3-in-1, tatlo yun eh. By the way, natalo na pala yung ano na, yung Minotaur ni Sawas. Just saying. Ayun na. Ah, oo, nung second game. Nabaklasan na ang 100% win rate. And as you said, Midnight, this Diggy pick looks to be perfect. Walang hero si Hun. Ano pa kaya ang pwedeng, mukhang challenge to kay Hun, no? Change! Oh, yeah. Change. Well. Hindi na masama. Hindi na ganun kasama. I mean, it's decent. Versus Baksha, it's decent versus the Valentina. Ang problem nila dito is walking, literal walking on eggshells ka. How do you deal with the bumps? Oo nga. Ano, sino yung magiging ally nyo sa magiging bombang mga paulan na nambumula sa Deus Vault? This is already game number 3. Kung sino mang manalo dito sa game na to ang makakakuha ng serya, ang pinakaunang game 3 ng M5 World Championships. Tignan natin ang team comparison in this group stage match. Ano ba ang mga mapapansin natin dito? Mukhang may konting kalamangan ata dito ang Deus Vault. Yeah, it's the nature of the composition. No? Even though on paper, parang mas malalakas yung heroes ng TOB, especially with the 1-1. No? Ang pinaka-nakakasanti kasi dito is yung presence ni Diggy. Aside from the fact na nagtatanggay siya ng CC, yung shields na binibigay niya, and of course, yung reverse time versus the Guinevere, ang hirap i-maximize ng mobility ng heroes ng TOB, knowing na may Diggy na nasa gedligid nila, nakakatangin ka pabalik, tapos aapakan pa yung mga bomba niya. Tsaka yung 2-in-1 na sinasabi ni Umi kanina with this Diggy pick, para sa akin, 3-in-1. Kasi this ensures na mas madadalian yung gold lane matchup nila. And apart from that, no, yung pwede niyang i-baby yung gold lane, ay pwede nga rin yan talagang bigyan ng vision as well around the map by leaving key bombs around the positions na talagang pwedeng pang check push. And kung babalikan natin yung meme, no, Hun, bakit ka chume-check push? Bakit ka pumi-face check? This time around, si Deus Vault, hindi kailangan pumi-face check dahil pwede silang magbato ng mga bomba sa loob ng mga bush. I mean, ang masakit kasi dito for TOB, no? At some point in time, sasakit tong Diggy na to kasi talagang, pag hindi nila napapatay, makakastack na makakastack.
si Sawo. And the problem is, they already have two frontliners for the side of Deus Vault. So hindi kailangan mag-tank item dito ni Sawo. He can actually go for a greedy build. Pwede siya bumili ng Enchanted Talisman into a Glowing Wand as Divine Glaive. Napakasakit niyan, yung mga bomba na nilalapat ni Diggy. Lalo pa naka-ano siya dito na naka-inspire. Hindi yung ano, hindi yung battle spell. Yung tier 1 talent naka-inspire. So meaning mas mababa yung cooldown sa kanyang mga bomba. Lalo pag lumabas pa yung cooldown boots. Expect mo talaga na kailangan maraming apakan tong TOB mamaya. Oh, tsaka yung Impure Rage din, no? hindi Lethal Ignition yung mga ganito. Eh. Maganda yung pabugso-bugso na damage na nanggagaya sa Impure Rage. And this would essentially pull Zia and Super Shark to 2v2. Kumbaga parang hindi na pwede yung 1v1 dito sa gold lane. Yep. I expect natin na dalawang roamers dito nga talaga sa gold lane. And apart from that, best player one. Aggressive kagad eh. Siguro isa na yung reason na naagawan niya si Magister ng purple buff, yung unang purple buff. Eh. Yeah. Kailangan talaga maging aggressive dito ng TOB. They need to be able to set their tempo, their pace. Kasi pagdating ng late game, mahihirapan talaga sila knowing na medyo scaling din yung damage out of Deus Vault. And also, yung presence ni 1-1, kahit pa sabihin natin mas mobile siya ngayon, hindi din ganun kadali for him to actually stack up in this game. Especially, no, ang emblem choice by default sa isang 1-1 ay yung anong tawag nga ulit dito? Weakness Finder. Yung weakness finder, hindi siya makakakuha ng sustain na binibigay ng isang quantum charge. And this time around, of course, kailangan talagang alagaan siya ni Super Shark habang binabalanse yung pagtulong sa mga ibang miyembro ng The Ohio Brothers. Deus Vault this time around ay pwedeng maging on the offensive na nakikita naman natin sa ngayon. Still, no first blood at wala pa. First turtle pa lamang ang ating nakikita na nasa kamay ng The Ohio Brothers. The Ohio Brothers, nakikita natin na talagang normal na sa kanila to control the pace. Despite a gold lane disadvantage, nakuha kaagad ni best player 1 yung turtle uncontested. Deus Vault, hindi nila magawa yung rotation ng game number 1 na nagawa nila with this Baksha, which is surprising kasi sana ang bilis dapat nila mag-rotate. And yung rotation ng mga nakikita natin mula sa The Ohio Brothers ngayon, mukhang papuntang gold lane. Pero nandiyan si Sawo para alagaan si Carvey at mukhang hindi sila makakalapit ang basta-basta. Hun, the stun does land at napakasakit na nga! Carvey nag-flicker out doon, hindi makaka-isa dito ang The Ohio Brothers. And Deus Vault, successful yung pag-avoid nilang potential death. TOB rito kailangan talagang makaharap ng way to establish a control dito sa gold lane. Hindi pwedeng static actually itong lane na to kasi at some point dalabas at dalabas yung damage output ni Brody. Kapag na-build up niya na yung kanyang Heptasis into probably BOD or DHS, whatever, ang magiging problem nila is hindi basta-basta malalapitan yung Brody, especially with the protection of the Diggy. And yung main damage dealer mo actually, meron ng mga tatlo, may tatlong version. Uh-huh. Meron kang Guinevere, meron kang, well, sa early games, Guinevere. Pero pagdating ng mid-game, it's the 1-1 and the Gord. Your main problem is your reach is limited by your ability to frontline. And again, you have to deal with these bumps. Tapos kailangan pang isipin yung layering of spells para lang maabot dito sa Brody. Oh yeah, and very quick reaction time mula kay Sawo. Yan yung gusto mong makita kapag Diggy, no? Yung mabilis yung reaction time. Yung hindi kabado na kapag nakikitan tumalon, ulti agad. Ulti. And this time, sisimulan na nga ng Devu, ang pinaka-una or pangalawang pagong rather ng larong ito. Oh, best player 1! Best player 1, ang ganda na pagpasok. Pero clutch din naman yung Time's Journey. Aray ko! And now, nakaisa doon si Sunset Lover onto Super Shark. And just like that, Deus Vault, sila naman ang makakuha ng turtle. Binigla. So nakikita mo yung preview, diba? Parang for TOB, ang hirap, ang awkward, and talagang kailangan best execution para lang maabot nila yung Diggy and Brody sa likod. Pero yung problem pa lang na yun, first layer pa, step 1 pa lang yun. Oo. Step 2, how do we counter yung Time's Journey? Step 3, taasan yung damage kay Brody. Ang daming layer ng problems dito for TOB. Oo. Para lang, Brody pa lang yun, ha? By the way, Brody pa lang yun. Paano ba yung mga Baksha, yung kinukopi spell ni Sunset Lover, yung damage output pa ni Kid Bomba pagdating na late game? And kung titignan natin ang frontline choices dito ng The Ohio Brothers, medyo kinukulang nga tayo, no? Nagde-depend kung tatama nga ba ang ultimate dito ni Mielo, kung tatama nga ba ang penalty zone. Kung hindi tumama yung penalty zone, severely damaged ang kanilang sustain in the frontline. Actually, very similar to ng both game 1 and game 2, no? Talaga nakasalalay sila sa initiation na pwede makuha ni Melo. Kailangan niya mag-force actually ng Time's Journey before the penalty zone comes out. And makahabol si Zia to hit the targets on the front line. Pero there's a lot of ways for Deus Vault to actually engage into the 1-1. Number one, pag yung Edith ay nakaharap din dito kay Zia,
pwede niyang gamitin yung kanyang Primal Wrath agad para makapaglaban sa 1-1. Even though may istakan siya, naturally, alam natin ang Edith nagbibili ng tank items yun. So, uh-huh. He is actually a meat shield for against the 1-1. So, uh-oh. Yun din yung kailangan isipin ng TOB. Sunset Lover, one hit na lang kay Mielo. Mielo, nag-flicker out. Oh, no! Nakatakas pa! Piso, literal uh-huh. piso. Parang nagkahiyaan eh. Ito yung huling piraso na ng Shoma, hindi mo pa niyaya, kinain tuloy ng daga. At ngayon, top lane na ang ipupush ng The Ohio Brothers Kid Bomba. May Primal Wrath pa naman si Idol, kaya pwedeng lumaban ang Debu kung gusto nila, pero ibibigay na lamang nila yeah. ang top lane turret na yon. Hindi na nila kinumit knowing na yung turret ay pa-spawn, 30 seconds na nakita nila. So, they are ready to fight here, Deus Vault, while TOB, pwede naman silang lumaban din. It's just a matter of kailangan sumama ni Melo actually. Kasi again, siya yung mag-set dito ng tempo ng team fight. Pero naagahan kasi ng push ng Deus Vault yung The Ohio Brothers, kaya medyo expect natin Melo mamaya-maya pa yun sasama. Pero right now, nandito na siya ngayon. Maganda din naman ang position ng Deus Vault. The Ohio Brothers, siguro main objective nila is to force out that Time's Journey. May Malefic Roar na, Diyos ko. And Malefic Roar on Carvey. Kahit mag-build na ng armor dito ang The Ohio Brothers, ay matitikman pa rin nila ang sakit ng isang torn apart memory. Half HP on the third and last turtle of the game. Pero si Best Player 1 mukhang mahuhuli ng Debu. Mahuhuli na nga doon, pero maka-out din naman ang penalty zone. Kaso nandun, sakto! Pero ito si Hun, nakakaisa na nga doon din. Kid Bomba, nandoon. Pero tignan mo, nakakaisa na nga dito si Zia. Oh, Carvey! Si pag-free hit niya. Pati na rin si Carvey ay tutumba. Nakalipad pa nga dito ang 1-1. And it looks like the Ohio Brothers sa kanila ang kawalawiliang turtle. Nabaliktad pa. Paano nila nagawa yun, Night Mid? Well, nag-start yun sa napakagandang guarding win ni Super Shark palabas sa Guinevere. They were able to save Best Player out of that team fight. And again, Melo, being the selfless player that he is, napakaganda ng timing ng penalty zone. Apat na players yung inabot ni Ron, kaya naman na-force yung Time's Journey. And medyo naging weird yung position ni Carvey after that. Very aggressive. Tinatry niya nga lumaban sa may front lines. Si Zia naman nag-focus fire doon sa may backline ng Deus Vault. Kasi again, hindi niya naman kailangan labarin niya Brody. Mm-hmm. And Best Player 1 was able to find the jump, the spatial migration, on to Carvey. Kaya naman nawala yung damage dealer ng Deus Vault. Yep, and looking at the items, no, mukhang nakakalamang na nga rin dito ng bahagya ang 1-1. Dumediretso na rin. Ay, hindi. Late lang pala dumating yung tatlong dagger. Pantay na ulit yan. Kumbaga parang kanina naisip ko, parang kinukunang sa damage si Idol. Pero biglang lumabas yung tatlong dagger. Is this going to be a BOD? Most likely. Body? Most likely. Pero pag bibili kayo yung BOD, pakipuyo yung Legion Surge. Bakit? Mas cost efficient yun, guys. Bakit? Ha? Mas efficient yun. O, compute nyo na lang kung nandiyan kayo na lang. Huwag na pa isa-isa. Medyo mahirap mag-mat eh. Naalala ko, kwento mo sa akin to midnight eh. May isa kang pro player na paborito mo dati na ganyan yung ginagawa Si Daki din, yan. Sinasabi niya, yung jungle niya, apat na dagger yung binibili. Mas importante ang isang Legion Sword kesa sa apat na dagger. Ay, hindi, sa tatlong dagger. Oo, tama. Oh, three daggers is not better than one Legion kasi Sword. Kasi 60 is over 45. Tama. Is greater than 45. Ang galing natin mag-mat, men. Kaya tayo caster. Ito at... Speaking of mat, ito ang mga numero sa labang ito. Dalawa ang ating kills for each team. Pero lamang ang Ohio Brothers dahil sa kanilang kapasidad ng pag-push at pagkuha ng objectives. Kasi na pa nga natin sila nakikita nagpo-push. And despite the early game disadvantage, dapat mararanasan ang The Ohio Brothers. Especially may digging nga pala ulit yung Deus Vault. Napakatatag pa rin talaga ng TOB. Penalty zone in. Na-force ka agad doon yung Time's Journey. At ang ganda naman ng pag-respond dito. Torn apart memory. Tatama doon kay Yelo. Pero may sagot naman ang Ohio Brothers dito. Carvey ang unang tutumba doon for the side of Deus Vault. At pwede na mag-out ng Ohio Brothers dito dahil meron nga Lord Best Circle. Best player! Sunset Lover Circle A. Best player nandoon. Nasusustain pa niya. Yung Time Journey nandoon. Pero nakatakas pa rin. Pero hinapon naman doon. Kid Bomba. Walang retribution hold. Pero ayun na nga yung paglipad ng crossbow of Tag coming in from Zia. Bawian lang ng bawian ng dalawang kupunan. Parang yung outplay ko, in-outplay niya. Tapos nag-outplay yan yung dalawang teams. Ang ganda ng pinakita ni Zia doon. Pero grabe yung reverse time, men. Nakatakas na eh. Gliding wind na. Pero pinabalik ng North America. Shark. Super Shark. Shark ng Eagle doon. Pero focus fire muna sila doon sa middle lane turret. Grabe talaga si Melo. Sobrang selfless. Alam niya, papunta na. Aabot yung TOB. So, ginamit kagad yung penalty zone. Quite quick on the trigger with the Time's Journey. Very commendable naman to save his teammate. Pero medyo awkward din kasi nung nagamit na yung Time's Journey, all in na yung TOB. Parang yung mata ni Best Player tsaka ni Zia nagliwanag. Wala ka ng crowd control immunity. Oo. Open, susceptible ka sa spatial migration, do sa mga weakness stacks ni 1-1. So talagang nag-all in yung TOB doon. Unfortunately, Best Player 1, napasobra doon, napasubsub siya sa back siya. Na, nakuha niya naman yung talon. Oo. Pero ang problema kasi yung tinanon na niya, medyo natmaku. So napasama pa rin yung laban. Pero Zia was able to make a crucial outlay onto Deus Vault. That's why he was able to get a return kill.
Ngayon, medyo even yung laban. May times journey, however. O, oh, yun na nga si Super Shark ang sumasalo ng karamihan ng mga bomba. At kung saan nakatambay si Carvey, doon din nakatambay ang mga Jabombits dito ng Deus Vault. Pero mo ngayon si Mielo ay matatamaan ng konting bomba lamang. Kailangan nilang i-manage yung damage na nakukuha nila mula doon sa mga bomba. Hindi na nga masyado ma-apply for Mielo. For Super Shark, oo. Oh, by the way, nakalahati na. Nakalahati na yung stocks na Super Shark. Mielo! Circling Eagle. Pati penalty zone. At na-force na naman ang time journey doon. Pero this time, maagang mapupuruhan dito si Mielo. One member down for the Ohio Brothers. Sunset Lover naman ang next. At makakaisa nga doon si Zia. Out lang naman the Ohio Brothers. That's gonna be one for one. Walang mid-leader ng Deus Vault. Grabe, sobrang selfless yung dalawa. Si Mielo at Sunset Lover. Si Sunset Lover, kinopen niya yung Circling Eagle. Pinalibutan niya yung TOB. Sabi niya, sige, ako na. Ako na lang bugbugin nyo. Kumbaga nagsaluhan na lang. It's Mielo and Sunset Lover out of this fight. Half HP on the Lord. Hindi tatama ang Spatial Migration at mukhang masastun si Best Player. Super Shark, low HP. Mababurn ang kanyang Purify pero jungler na ang matahan nyo dito. Primal Rat? Sino makakakuha ng Lord? Primal Rat na nga dito si Kid Bomba. Hun, ulti doon. Pero si Magistor pa rin na makakakuha ng Lord. Time journey para makatakas din the Ohio Brothers. They wanna look for a trade. Pero Deus Vault, yung tiwala nila sa isa't isa ang nangibabaw doon and they got the Lord. Again, yung pag-frontline dito ni Kid Bomba, masakit talaga mahapte for TOB. And this time around, na-reserve yung Time's Journey for the jump of Best Player 1. Yung Spatial Migration niya, walang naging effect. And of course, yung weakness stacks mula kay Zia ay nananullify talaga. So again, TOB, when it comes to execution, it's hard for them to pull off victories in teamfights. But Deus Vault, kailangan nila isipin yung pagginagawang sacrificial play ni Mielo. Next time na makikita sila, next teamfight, may flicker yung Terizla. This time, kailangan talagang makadepensa ng the Ohio Brothers. This is a Luminous Lord. Babangga ito sa inhibitor turret sa kanang bandang baba. Pero mukhang madedepensahan naman nila ang mid lane ng kanilang base. Agree ako sa sinabi mo midnight na si Mielo. Sacrifice plays, okay pa rin. Pero this time, kailangan ng the Ohio Brothers sulitin yung sacrifice ni Mielo. Not just enough na ma-bait mo yung Time's Journey. And mukhang sa baba naman ngayon magiging push ng Deus Vault. Maki-clear ng the Ohio Brothers ang Lord na yon. At sa may bandang mid lane naman, lilipat ang Devu. That's two turrets down na kanilang matatanggal sa isang Lord push na yon. Pwede yung advantage na meron kong 1-1 eh. Yung kalabong mo medyo may ilang factor talaga when it comes to engaging into team fights. Pero speaking about ilang, nakakailang nang lumabas ng base for TOB. Kapag tinignan mo yung bottom part ng map, ang daming bomba na nakalagay doon. Literal na hindi lang hit bomba. Pati yung Digi may bomba kasi. Mga so, ano, mga baby bombas. Ano, and nakakainis dyan, hindi mo pwede basta-basta apakan yan. Yan, Super Shark, mahiilang talaga dyan. And masakit rin kasi talaga kapag marami ng stacks. Yung Digi ngayon, may blade armor na si Kid Bomba. It will help him sustain and tank the damage output of Zia. Problema pa rin yung stacks, however. Pero at the very least, kapag lumabas na yung immortality next time, baka may confidence na si Kid Bomba na magpakamatay sa harap ng 1-1. Yeah, and Kid Bomba right now, I feel like ito talaga yung chance niya. No? Tankihin niya yung buong crossbow of tank. And maybe even go with the Primal Wrath para makapagbanat din pagkatapos. Ang goal lang talaga dito ay hindi makapag-reset si Zia. The moment na makalipad sa dalawa, yun ang win condition ng the Ohio Brothers! Spatial Migration! Nag-connect nga kakagamit pa lang ng Time's Journey ngayon and naipit dito si Mielo. The sacrificial play is there! Pero nakakapagbanat din naman ang the Ohio Brothers Circling Eagle. Hinahabol dito si Magistor ngayon. Best Player 1 naipit sa gitna ng Time's Journey! At parang siya nga tutumba pero si Carvey din naman tumumba. Two members down for the Ohio Brothers at mapapaback ngayon ang Deus Vault. Kulang na sila sa damage. Siya low HP pero may heal din naman. The Ohio Brothers, they lost 2 pero napitas nila si Carvey. Again, very greedy. Unfortunate na ngayon nangyari dito for TOB. Nilayer nila yung kanilang crowd control trying to force out the Time's Journey pero mukhang mas napaganda pa yun kasi nilaban ng Deus Vault. Pero again, after that, nasa maling pwesto na naman si Carvey. He was in front of the 1-1. Even though, sabihin natin, it was a play that was allowed by Shark. Kasi ginawa ni Shark dito, pinasok niya ibang liguran para hindi makatulong kay Brody. Pero in the first place, the Brody shouldn't have been there. Yung position ni Carvey dito, sobrang importante for Deus Vault. Devu taking the Lord down. Pero mukhang masesecure pa rin naman dito ni Magistor as they back off. Mukhang hindi na nila ilalaban pa. Disiplina malala para sa Deus Vault. That was still a good pick-up for Deus Vault. The fact na nakuha nila si Best Player 1 ay hindi na nakakontest ang the Ohio Brothers. Kaya kahit mag-Time's Journey, itong si Sawo out of the Clash,
isulit na sulit pa rin dahil with this Lord, pwede na sila makakuha ng Inhibitor Turret. Okay, itong itong Brody pwede nang humarap sa 1-1. Meron na siyang Wind of Nature, finally. Oo. In terms of DPS, mas mataas pa rin, of course, yung dish out ni Carby dito kasi isang malaking pocket ng damage yan. Oo. Pero yung 1v1 capability ni Zian nandiyan din kasi meron din siyang shields na nanggagaling mula sa Rose Gold. Pero this time around, meron ng Rose Gold Kid and Wind of Nature Carby. Oh, naiipit doon si Best Player 1 at umabot yung Tournament Memory. Nakalaban naman dito siya, pero the time journey is there. Mielo, ang ganda penalty zone. 4 members for the Ohio Brothers nandiyan pa rin. And Deus Bolt para go signal at ato. Itutuloy namin ang clash. Meron ba kaming Lord? Meron ba kaming damage dealer na si Carby? Best Player 1 down for the count. 25 seconds bago lumabas ang jungler ng the Ohio Brothers. Pero may wave clear naman ata sila at mapapabagsak nila ang Lord. This is still a double siege minion wave sa baba kaya hindi nila pwedeng palapitin to. Nice block coming in from Mielo. Lipa tayo sa mid lane at makakatore dito ang Deifu at tumedepensa si Zia zone sa may bandang itaas. And this time around, isang tore lamang ang makukuha ng Deus Vault but still, mission successful ang kanilang push. Yeah, pero kailangan nila pakat sa mga bomba na to. And ang trade is, lalo lang tataas yung damage ni Diggy. So Sawo, nagiging malaking factor na yung Diggy dito. He's no longer just a times journey. Kailangan din isipin ng TOB yung mga bumabagsak na bomba during the clashes. And right now, 17 minutes in, I would say that this is still anybody's game. Hindi pa tayo nakakita ng malaking gold lead na umaabot ng 5,000. Siguro isang team fight para sa upcoming Lord natin na lalabas in more than a minute from now. Ay kayang baguhin ang larong ito. Balikan natin ang nangyari sa Homeboys kahapon. Nakakuha lang ng Evolve Lord at nakaka-comeback pa sila. Pwedeng gawin yun dito sa larong ito. Hirap na si Zia actually makalapit talaga dito. Aside from the fact na may times journey, again, na kailangan nilang isipin, yung range lang ay parang yung duration na maaabot niya, yung Heroes of Deus Vault, may malaking damage output na lalabas. Mm-hmm. Kasi kahit yung Valentina, napakasakit na rin nung kanyang mga spells. Especially with the Divine Glaive as well coming out from these mages. Si Sawa actually, nirush niya yung Divine Glaive after the Enchanted Talisman. So nanonullify talaga yung mga magic defense coming out from TOB. And right now, I would say that this is... Ano yun? Pangatlo! Naubok eh! Pangatlo si Sawo sa damage death in total dito for both sides. Grabe. Rome yan, ha? Well, nakakita na rin tayo ng ganyan sa MPL Philippines. Yung mga Diggy mains natin dyan na talagang grabing magpaulan. Minsan tinatalo pa sa DPS ang ating mga marksmen. But looking at Zia right now, I would say that this is the second perfect game. Last game na hindi rin siya namatay. And right now, Zia is still 5-0-2. Definitely adjusting to this gold lane really, really well. Well, si Magister Demon, Demon is having a perfect game. Actually, yung Lords ay napupunta talaga sa kanya and wala pang death yung back siya. Best Player 1, feel like the Ohio Brothers, they need to adjust yung initiation sila. Mauna ulit si Mielo, wag si Best Player 1 para makakontest sila sa Lord. Aray! Ginising ni Hun, sabi niya, good morning! Napa-ulti yung Diggy. Ayan ulit, Sunset Lover. Napalayo dito, Circling Eagle lang doon. Mielo, ang ganda naman ng penalty zone. Sunset Lover, one hit na lang pero makakatakas. Ang ganda ng Winter Charger play coming in from Kid Bomba. At nakatakas pa nga rin. Nag-ready na si Kid Bomba. This is meant for the 1-1. Ito yung pangsasara niya ng crossbow tanks mamaya. Unfortunately, TOB, they found a right angle to initiate against this world. Walang time journey at that time. Oh. And Mielo, pag-frontline dito, Best Player 1! Best Player 1, nagandang magpasok dito. Masusustain kaya ni Magistone. Parang hindi na ata. Immortality will be popped. Nakalipad nga doon si Zia onto Kid Bomba. Pero si Kid Bomba, ang ganda na stun doon kay Zia. Zia, one hit lang. Will of Nature, nagamit na natin. Pero kung pa siya onto Carvey, now Mielo will go down as well. Two members down for the Ohio Brothers. Nandyan pa rin naman yung Lord, pero walang Retribution Holder ang Deus Vault. Pwedeng kunin to ng the Ohio Brothers. Best Player 1, low HP, Super Shark, tanking the damage. Hoon bursting down the Lord. Pero masigur ng Lord dito ay yung Brody pa rin. And that's gonna be Carvey. Mukhang babagsak siya sa damage dito ni Hoon. Super Shark kumiikot. Pero kinailangan mag-U-turn! At parang pinapaikot pa nga ni Sunset Lover dahil yung Circling Eagle niya ay naging last hit to bring down the Ohio Brothers. Carvey, what a beautiful play! Also, you have to commend dito yung positioning ni Kid Bomba. Again, siya na naman talaga yung nagsusustain ng frontline versus the 1-1. Tinangke niya yung buong crossbow tanks. Oo. And after naman pagbaba ni Zia, napapalubutan siya ng heroes ng Deus Vault. And as you've said, napakagandang ng steal mula kay Carby. Napakasakit kasi talaga nung first kill niyan. And TOB, without the presence of the 1-1, talagang mararamdaman mo yung lack of damage output nila. Actually, si Hun na nga yung dito eh. Yung nagiging major damage during these fights. And the Lord marching down bottom lane.
Ito na ang chance ng Daifu na ipakita ang lakas ng EECA region against the fan favorite NA, the Ohio Brothers. Papasok na ang Lord dito sa may bandang ibaba, and that's one inhibitor turret down. Mukhang top lane naman ang susunod para sa side ng Daze Vault, pero kakarnihin lamang ng NA ang Lord sa may bandang ibaba. Depensa malala sa itaas at makakadepensa din sila sa kamay ni Hoon. Sunset Lover, nakuha niya yung Circling Eagle, so anytime pwede mag-initiate ang Daze Vault. In out lang for best player. Ginamit na nga yung Violet Requiem, Super Shark. Ginamit na nga din yung Circling Eagle, Deus right. Bolt. Ang daming resources na ginamit ng TOB. Pwede sila maging aggressive dito. Masakit ng stars, man. Masakit talaga. Masakit ng stars. Yung mga nanggagaling ba yan kay, ano, kay Matilda? Hindi, dito kayo no, kay Sawo. Sawo? Ah, yung mga stars, yung mga bomba. Yung mga star bombs. Mga... Masakit, man. Masakit talaga yan. Alam mo, may mga bulalakaw na nanggagaling kay, ano, eh, sino yun? Si Novaria, masakit. Pero yung mga bulalakaw ni Diggy, hindi man gumagalaw, ay masakit pa rin. May Holy Crystal na rin kasi. Feeling ko ano na to, yung next item nito, Glowing Wand na eh. Para may burn na sa HP. Pero yung hindi patapos. Best player pati na rin ni Super Shark. Pinasabog ka na, susunugin ka pa. Oo. Ang sakit naman. And right now, Deus Vault with a 2K gold lead. Would you call this a relevant gold lead during this 22-minute mark? Nasa vicinity na tayo ng, ano, ng 60K mark. Meron ng 10K each, meaning halos full item na lahat. So hindi na nagmamatter masyado dito yung mga items. Well, nagmamatter for the Diggy kasi dumadagdag yung damage output ng Deus Vault. Uh-huh. And yung TOB, nararamdaman nila yung medyo nagpipik na yung firepower ng kanilang lineup. It really has to come down to execution. Ang problema nila, yung majority ng damage na dinidil nila is tinatangke ng isang player dito on the side of Deus Vault. Ayan na, Midnight. Tignan mo, confirmation. 87K. Nilamangan niya na yung 1-1. Actually, interested ako makita yung damage dealt dito kay, ano, kay damage taken ni Kid Bomba. Kasi literal, pwede niya nang saloy. Pwede na sila mag 1v1 ng 1-1. Mm. Kasi ang dami niyang tools, ang dami niyang kit. Meron siyang innate tankiness. Oo. Meron siyang, pwede ba siya bumiling immortality. Meron siyang blade armor. And may winter truncheon na awak. At bukod doon, may shield din ang Primal Wrath. Kung sakaling kulangin pa, no? And this is a very beautiful pick coming in from Deus Vault as they pull in this evolved lord 22 minutes in. This is already the fourth lord of the game. At TOB ngayon ang kokontest. Aray! Hoon! Ang sakit nun! Umamin ka na! Munti ka na nga dun si Hoon. Nag-face check, boss! Nag-face check na naman! Nangalahati ka agad. Ang sakit nun, man. Alam mo yung parang isang dura lang eh. Parang... Wala kasing magic defense. Di naman nagbibuild ng magic defense. Kid Bomba! Kid Bomba, pumasok din! Pero may bawi naman dito si Mielo. Pero nagamit na nga din ang Time's Journey. Umaatras na ngayon ang The Ohio Brothers. Mielo Immortality will be popped. Tutumba ba siya? Hindi. Nandun yung guiding wind. Pero yung Tournament Memory, hindi na nga rin umabot. And now, Deus Vault has an opportunity to get this Lord away from The Ohio Brothers. And look at this, TOB. Gumigilit lamang. Best player 1 going in for the special migration. Ang sakit na talaga ni Diggy. Apat yung damage dealer ng Deus Vault, man. Grabe. Sabo, pigilan mo naman yung sarili mo. Sarili na niya yung pipigil. Maganda yung ginawa ng Deus Vault kanina. Nagkumanan kagad si Kid Bomba, mala Melo kanina. Mm-hmm. Siya yung Edith. Mm-hmm. And nakita natin, hindi rin comfortable si Zia na lumaban sa heart attack ni Edith, kasi nung nag-Primal Wrath na, ang sakit, ang hapte nung damage na nilalabas ni Kid Bomba. At medyo swerte pa nga dito ang The Ohio Brothers, no, na ang kanilang pushing lane ay baba. Yun lang yung may Mega Minions, medyo malapit pa sa Lord. So may oras na makakakuha naman ng pwesto ang Ohio Brothers, pero pinepeke ata ng Devo to. Pero ang sakit na nga ng hampas ng Lord. Yeah. Talagang nasasaktan na dito si Magistor at may nag-wave pa na nagbibuild up dun sa taas. Mababasagan ata ang Ohio dito. Kailangan nila problemahin yung mid lane. Pero tignan mo, si best player ang pagpasok dun. Time's Journey, ginamit na nga din na nakapag-free dito si Garvey! Nawala si Garvey bigla sa kamay ng Deus Vault. Winter Tanshot, ginamit na nga din. Pwede si Kid Bomba na ata yung next na tutumba. Immortality niya ay tutumba na rin. At ito na nga, 2 members down for Deus Vault. Pero yung top lane nila, nabasag na nga din. The Ohio Brothers, they can secure a Lord away from Deus Vault. At ito na nga ata, Evolve Lord para sa kamay ng TOB. Oof. Hindi na makakapasok pa ang Deus Vault. No casualties for NA. Oh, bukod na lamang goodness doon sa Torre, sa taas. Best player with the jump. Spatial migration na late din. Yung Time's Journey, and nasara na ng TOB yung gap. Na-deal na rin nila yung damage dito kay Brody. And I feel like you have to swap out an item here. Kailangan bumili ng Immortality. That was a crucial death onto the Brody. Garvey pa. Si Garvey pa yung nauna.
And this might be a big push. Hindi na ata nila aantayin yung Lord, pero ang sakit ng mga bomba na nag-aantay para sa the Ohio Brothers. Ayun, meron na nga Immortal dito, ang best player one. At nakikliran sila. Medyo mahirap nga palang dumipensa dito. At natatamaan na nga si Sawo, yung Diggy, ang chance nila. Pero ayun, napasag na ang isa. May nahanap pa ang dalawa. Penalty zone, pumasok din. Hoon, tuloy-tuloy lang talaga ang ginagawa ng Ohio Brothers. Pero Deus Bolt, last ditch effort. At nadepensahan pa rin nila kahit lima yung the Ohio Brothers doon. At may Lord pa na nagmamarcha sa taas pero mukhang hindi na nila masasamahan pa. 25-minute game ang ating pinapanood ngayon in this game number 3, ang pinakaunang game 3 ng ating group stage. Oh, best player. Best player, nakakamay siya rito. Tumakaharap na naman special migration. At makakatakas din ng basta-basta. Masasamahan pa ata ni Zia pero sakit! 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 Nararamdaman natin dito, men! By the way, patay siya doon kung wala siyang rose gold. That's true. Kasi yung rose gold yung nag-soak nung torn apart memory nung damage output ni Brody, hindi nga naabot sa torn apart memory, dura-dura pa lang nung ano yun, nung mga innocent Deus Bolt. So hindi rin talaga pwede basta-basta humarap si Zia dito kasi napakadali lang i-burst down ng Deus Bolt itong 1-1 na to. Mukhang reset na naman ang ating grabe, papa. Grabe, grabe, grabe! Tatlo! Send stars! 3 stars na nasan talaga. Kung ako yung nasa harapan nun, talaga mapapatakbo ko. At Super Shark ngayon with a Circling Eagle. Mukhang, oy, grabe naman yon. Tatlo matatamaan. Hoon with the ultimate as well. Pero mukhang papasok ngayon dito si Sunset Lover. At wala siyang mahanap. Papaalisin lamang ang The Ohio Brothers with a 3K gold lead. Isang inhibitor turret lamang ang kanilang mapapabagsak. Quick item check tayo dito. Ano nga ba ang mapapansin natin? Importante dito yung mga immortalities. Yung round 2, yung sustain na nanggagaling din as well from the Ede. Meron siyang capability dito to swap out the Winter Truncheon with the immortality. Napakarami nilang pera at this point. Ito na yung buy and sell period ng magkabilang team. Pero si 1-1 dito actually bumubuo na rin ang Athena Shield. Kasi alam niya, at some point, pag nagkamali siya ng pwesto, pwedeng-pwede siyang patayin ng Valentina. Medyo mahirap to for the Ohio Brothers kasi napapansin natin kahit anong effort na ginagawa nila na so-sustain talaga ng Deus Bolt. Yung mga push nila, that's 2 consecutive push na meron pang Luminous Lord at isa lang yung inhibitor turret na na-takedown nila. And that is quite unfortunate, no, para sa the Ohio Brothers. With that Evolve Lord, ina-expect natin usually kapag ganong klaseng level na yung Lord ay kadalasan makakadalawa o even tatlong inhibitor turret. Pero isa lamang nakuha ng the Ohio Brothers. Still, playing it safe, I would say, mas okay na yon kesa yung naging greedy kayo at nagsisi kayo sa huli. Lord ngayon ay up na muli. Nandito ang TOB na una sa pwesto. Boss, yung DG, 130k damage dude na. Record-breaking. Hindi ba naman? Hindi ba naman? Hindi ba naman? Malapit na. I mean, as a thinking, dito sa World Championships, of course, nag-set na ng record yan. Pero we've seen Diggy's like deal 200k amount of damage for best player 1. Best player 1, Magistar na naman ang kanyang target dito, mapapalayo ang Deus Bolt. Oh, Time's Journey has been used. Time's Journey na expend na. Pero kinailangan mag-back dito ni best player 1. Grabe yung burst down na kanyang natanggap mula sa Deus Bolt. Papabagali ng The Ohio Brothers ang Lord. Sunset Lover on a great location pero yung mid lane, as you said, kailangan na bantayan ng Deus Bolt. Yung mga bomba. Si Diggy versus TOB ito eh. Yung Lord Dance, Diggy lang po ibigil sa TOB sa totoo lang eh. Kada matry nila umating pumasok, nasasaktan sa tiyo. Si Super Shark halos isang hit na nga lang ulit eh. Tsaka nababasag yung Athena. Mm-hmm. Eh di ba usually may sinasabi tayo pag may nagkukumpul-kumpul na lima sa isang bush, death bush. Ito men, may apat na bomba. Death bush na rin yan. Yan ang kid bomba. Yan ang kid bomba. Kung may kid bombang edit, ang daming mga jabombits na nagtatago doon sa loob ng river at ang hirap na ang pumasok para sa The Ohio Brothers. Hoon, parang awa mo na, huwag kang pumasok. Aray! Sa Super Shark ang sakit. Dalawa sila, naka-TM si Best Player at Super Shark. Tiktatlo. Tiktatlong between. Oh, hating kapatid. Kung masasaktan ka, nasasaktan Dark, din ako. Shark, Sunset Lover. Uy, nakikutan! Nakikutan yung dalawang Circling Eagle doon. Nag-Beyblade, man! Pinakita lang, sumayaw lang sila yung mga malasirena. Nagmukhang skill ni Uranus eh. Nagmukhang Ionic Edge. Ang galing, galing, galing. At ngayon mukhang i-hold na nga ng debut ang Lord na ito. At mukhang nahihirap pa pumasok ang The Ohio Brothers. In this Lord vicinity, Mellow has Flicker at kailangan bantayan ng bot lane. Kailangan natang i-surrender ito ng The Ohio Brothers. Ang dami nilang kailangan isipin. Yung mga Jabombits pa lang, ni Sawo, pati iba na rin. Ba? Oy, pero parang ayaw pa rin ata tumigil ng Deus Bolt dito. Wala, huwag na daw mag-Lord dahil si Kid Bomba pumasok na nga din doon. Mellow, nag-pop yung kanya Immortality, Super Shark, Circling Eagle there. At nasupress pa nga dito. Oh, no! Pero nakabasok doon si Best Player 1. At si Mellow ang unang tutumba ngayon. Winter Dawn
Ledger play, clutch play coming in from Kid Bomba. Immortality will be popped. At parang gusto pa sumugod na Ohio Brothers. Isa lang naman ang mawawala. At wala pa rin nakakakuha ng Lord. Ito yung malangkot talaga doon sa time journey na yun. Ang ganda sana ng spot para makalipad yung 1-1 kaso. Hindi talaga siya makastack. And again, yung reset, yung sustain, yung tankiness ni Kid Bomba with the Winter Trunch and Immortality play. Siya talaga yung nagiging bouncer, nagiging harang. Versus T.O.B. Biruin mo yung bouncer mo, yung pinakamaliit na hero sa loob ng team. Pero napakalaki ng ambag sa laban na to. A 30-minute game, game number 3. Deus Vault trying to take this Lord. At bukang meron na nga ata silang control around this area. Best player 1, spatial migration. Oh, retry battle na to. Pero parang hindi ata enough dahil si best player 1 nandito na. Pero si Kid Bomba nandoon rin naman. At nakuha na din ang Deus Carby! Vault. Carby! At Carby! Lord. Carby! Carby nakapag-free dito. Naka-wind of nature din naman. Si Zian na lang ang kailangan nilang kunin dito. Naka-wind of nature na din. Pero it's not gonna be enough dahil tutumba na. It's an official wipeout for Deus Vault. Minions na lang ang aabangan. 10 segundo para kay Melo. Kanina gumagawa siya ng play para ligtasin ang The Ohio Brothers. Magagawa niya kaya ulit ito? Isang wave pa lang naman. Isang wave lang, bottom wave. Although yung top wave parting yan with the Lord. Pero can he defend? Di na ata, not gonna be enough na. TP is there, minions are there as well. Penalty zone in last effort. Pero mukhang Deus Vault. Nakukuha na nila ang kanilang momentum to bring down the crowd favorites. 2-1, Deus Vault ang nakalamang. And this is the show of EECA region. Ang kalakasan ng EECA ay inangatan ang NA. Sobrang ganda ng digipick. Sa totoo lang, sobrang ganda ng digipick for Deus Vault. And that crushed TOB's hopes. They had a wonderful start in this game. They had the right tools. They also found the mistakes of Deus Vault, pero it was just the lineup and yung execution ng Deus Vault pagdating ng late game that converted this game into a victory for Deus Vault. Wow, the very first game number 3 na napanood natin dito sa M5 group stage ended in one of the longest matches that we've seen so far as well. As far as I know, wala pang umaabot ng 30 minutos from day 1 at day 2 pa lamang tayo. Napaka-clutch ng Deus Vault. Masasabi ko lang, isipin nyo, yung road nila papuntang M5, maaaring hindi nga sila sana yung mag-represent kasi one loss away na lang sila from competing here. And I'm glad na binalik mo doon sa timeline na yun. No? When they were up against Umbrella Squad sa kanilang MCC Season 2, ay kamuntikan nang mawala sa kanila ang chance to represent here in M5. Pero nagawa nila ng paraan. The series, that best of 7 ended 3-4 na nanggaling pa sila ng lower bracket. At ngayon, makikita natin, sinabi mo to Midnight, uulitin ko lang ulit. Nag-improve ang Deus Vault pagpasok ng M5. Totoo ang mga chismis, totoo ang mga haka-haka. Deus Vault came into play here in M5 and I feel like the strategies are there, the executions are there, the technicalities are there, and pinakita nila yung laban sa TOB. Again, ideas like this, working with the Digi versus the Guinevere, although may mga lapses pa rin sa, in terms of execution, hindi perfect yung game, pero they were able to hold on against TOB and nahanap nila yung tamang team fight, nahanap nila yung tamang target, and they were able to win that last team fight, the last Lord. They were able to win the series. At ang tanong ngayon, sino nga ba ang ating MVP? Pero mukhang nagbabato na rin ang Jabon Pits sa venue. Kitang-kita naman ang ambag ng Digi na to. Maliit man ang hero, malaki ang ambag. 1-2-14, the MVP of the game, si Digi na napakataas ng damage dealt. Ang dami ba naman ng stocks eh. Ang daming bomba. And again, TOB, nabanggit natin kanina during the draft, ang nagiging problema nila is sino yung sasalo ng mga bomba kasi they have to give way for the 1-1 to be able to participate in these fights. Ang mga number one victim dyan is of course yung Matilda, yung Terizda, and yung Guinevere. Pagdating sa late game, these guys' HP, they do matter. And umabot tayo sa point na kapag low HP, yung tatlong cores, yung tatlong heroes na nabanggit ko, dun nag-i-engage ang Deus Vault. At nahihirapan talaga dito no ang side ng TOB, yung tipo na mapapaisip sila, okay, tumangki na ng konti si Super Shark, sino ang susunod? Tatangki ng konti si Melo, tas marirealize sila sino nang mag-e-engage. It's problem after problem after problem at talagang napakahirap talaga nung umabot na ng late game. Tsaka yung final clash kasi, kung mapapansin mo, may minion wave yung Deus Vault sa bottom lane tapos hindi pa sila makapasok sa Lord Pit dahil nga sa mga Jabombits si Sawo. Ako masasabi ko lang, parang masaya na ulit magdigi. By the way, ito yung sinasabi ko kanina, nag-clicker si Carby onto the 1-1. Very crucial mistake.
kasi hindi siya dapat nandoon. He should have just should have just stayed on the backline. Gawin niyo yung ginagawa ni Zia nung game number 2. Pero overall, hindi naman nako-cover naman nila yung mistake niya again with the superior team fighting with the Diggy and of course yung damage output nila dahil apat din yung kanilang damage dealer. Ito yung talaga yung nagiging result ng team fight. They were able to find like amazing plays from the side of TOP, pero it was also on I would say yung errors na rin na nanggagaling mula dito sa ano sa Deus Vault na nalilikit ang journey, mali yung mga pwesto, pero when it mattered, again, Carvey, Sawo, Kid Bomba, they really showed up here, especially Kid Bomba and Sawo. Yung pag-sustain nila sa 1-1, yung constant na paglalagay ng bomba sa harap ng TOB, these things, they really added up, and yung pressure na yun, dun nag-succumb yung lineup ng TOB. Yes, this was a very stellar game, as you said, para kay Kid Bomba, pati na rin kay Sawo, na sabihin na nating yung Edith na to ay naging, let's say, key hero for both teams in this series. No, kung tatandaan natin, pati si Melo na laro ang Edith na to ng napakaganda. Nagbabalik na siguro no ang Edith somewhat in the upper echelons of gumagamit na ng echelon si Kuya. Mga sa may bandang itaas ng ating mga meta picks ng Edith. Let's look at the stat sheets. No, may mga napapansin ba tayong kakaiba? Napakahaba pala ng laro na to. 31 minutes, man. I mean, ako, ang titignan ko talaga dito si Kid Bomba, yung kanyang swapiru ng mga items, Winter Truncheon, Immortality, nung last part ng teamfight, bumili pa siyang Starlium site. Actually, siya yung nag-burst down dito kay 1-1 kasi masakit pa rin talaga yung magic damage ni Edith, especially with this build-up na puro HP. Kapag ginamit niya yung Primal Wrath, napakasakit ng kanyang hampas. And yun din yung naging isang problema ng TOP, no? Naging dalawa yung marksman ng Devo. Naramdaman nila yung pinaparamdam ni Melo kanina sa kanila. And nung late game talaga, hindi na nag-matter if may masastakan yung 1-1 kasi ang kailangan mo lang gawin, tapangan mo yung lob mo, tibayin mo yung paninindigan mo, labasin yung times journey, patayin nyo yung nasa frontline. Marami talagang clutch plays itong si Sabo with the times journey na kahit na abuse at na na pre-predict kumbaga ng two Ohio brothers yung katatagan talaga ni Kid Bomba, best of both worlds sa Edith pick, can sustain and can also deal damage. Grabe, 185k damage there. Look at the distribution all across the board. Talagang ang daming tinanggap na damage ng TOB. To be fair, very sustainable din naman yung lineup nila. Pero medyo unfair lang talaga for TOB na parang, boss, ba't ang dami yung damage dealer? And parang nahayaan din kasi. Yun yung tipo na kung napitas yung Diggy ng paulit-ulit, it could have been a very different story. Grabe. Pero grabe, kung yung isa, damage dealt ang Finarm, ito yung mga laro na gustong laruin ni Carl TZ. Damage taken, no? Damage taken. Sabi sa'yo, yung tatlong heroes na yan, pag napapababa talaga yung HP, nahihirapan yung TOB, and that is what happened in this game. Hindi na sila allowed maglaro basically nung kanilang sariling terms pagdating sa league game kasi